Matapos magangas etong si Ja Morant, Steph Curry at Klay Thompson, pinatahimik ang buong crowd ng Memphis. First day ng second round ng playoffs, nakuha agad ng Milwaukee Bucks ang panalo sa Game 1 kontra Boston Celtics kahit na walang Chris Middleton, 101-89. Kung saan pinangunahan niya ng triple-double performance ni Giannis Antetokounmpo with 24 points, 13 rebounds at 12 assists. Samahan pa yan ng dalawang blocks while shooting 9 of 25 pagdating sa field. Kahit papano naalimitahan ng Boston sa 36% ang shooting ng two-time MVP. Pero maliban kay Giannis, ay nakapagdala naman ng 25 points niyan si Holiday, 15 para kay Portis at 11 points mula sa bench para kay Grayson Allen. Sa Boston, malamig ang Game 1 para sa duo nila Tatum at Brown kung saan nag-combine lamang sila ng 33 points, 21 para kay Tatum habang 12 points lang kay Jaylen Brown. Mas marami din silang nakomit na turnovers kumpara sa Milwaukee with 18. Mapatunayan na kaya ni Giannis na siya na ang pinakamagaling ngayon sa NBA o makabawi sa Game 2 ang Boston Celtics. Mapunta naman tayo sa pagitan ng Warriors at Memphis, isa ding mainit na laban sa Western Conference. Adjustment agad para kay Coach Steve Kerr kung saan ginawa niyang starting 5 etong si JP2 habang off the bench naman etong si Jordan Poole. Well, opening quarter, hawak ng Memphis ang 8-point lead, 32-24. Pinangunahan niya ng 12 points ni Ja Morant na kumanapa ng back-to-back 3 points sa pagtatapos ng quarter habang sumagot naman ng 8 points dyan si Steph Curry. Second quarter, malaking kawalan para sa Warriors ang pagkaka-eject ni Draymond Green under last 2 minutes kung saan natawagan nga siya ng flagrant foul penalty 2 matapos tamaan sa mukha at igitin pababa itong si Brandon Clark. Sa quarter na yan mga bro, kontrolado pa din ng Memphis ang laban matapos ang scoreless quarter para kay Curry at Thompson, 61-55. Entering of third quarter, dito na nakabawi ang Warriors kung saan takeover mode na din etong si Steph Curry matapos umiscore ng 14 points. Tatlong 3 points ang pinakawalan dyan ng dating unanimous MVP dahilan para makakontrol din nila ang laban, 91-90. Na-outscored din nila sa quarter na yan ng Memphis, 36-26 maliban kay Curry. Kumana din ng 8 points dyan si Jordan Poole. Fourth and final quarter nang pumalo pa sa double digits ang kalamangan ng Warriors under 8-minute mark, 103-93. Matapos ang 9-0 run, pumalo na din sa 30 points ang meron na itong si Jordan Poole. Pero agad na nakabawi ng 9-0 run din ang Memphis matapos naman ng back-to-back 3 points nila Morant at Jackson Jr. Under 4-minute mark nang matawagan ng fifth foul itong si Curry pero agad niyang binawi yan mula sa kanyang 3 points, 108-104. Yun nga lang, nakabawi naman dyan ng Memphis matapos ang kanilang 8-2 run, 112-110. Takeover mode na din sa mga oras na yan itong si Ja Morant. Well, segundo na lang ang natitira sa oras mga bro, Klay Thompson with the clutch swing 3-pointer para maibalik sa Warriors ang kalamangan, 117-116. Pagtapos naman ng play na yan mga bro, magandang depensa naman ang pinakita ni Steph Curry mula sa drive ni Morant. Pero kamuntikan pa yan mauwi sa choke mga bro matapos ang dalawang mintes na free throw ni Thompson. Pero mabuti na lang ay hindi naman nakaiscore sa kabila itong Memphis. Final score 117-116. Nakapagtala ng 31 points itong si Jordan Poole para sa Warriors, sinunda ng 24 points ni Steph Curry, 17 ni Wiggins at 15 points para kay Thompson. Samantalang sa Memphis, 34 points para kay Ja Morant habang 33 points para kay Jackson Jr. Nakakuha ng Warriors ang Game 1 mga bro!